History is like cheese whiz. Tama ba si Ella Cruz? O hindi? Kumusta yung mga kasar? Ako nga pala si Marites para magkita legit fake news sa Pilipinas. Pisilage it eh! Ito isa mga mainit na lumabas na balitang ina ngayong linggo. At dito ayoko maging sobrang political, hindi dahil wala akong pinapanigad o hindi ako bias. Mas gusto ko mag-focus sa mga matalinhagang usapin na hindi kailangan mag-drop na iba't ibang mga palasiya sa bayaran lang to, dilawan ka kasi, Marcos apologies ka kasi. Wala kasi nananalo doon at walang natututo doon. Meron bang senso sinabi ni Ella Cruz? Naalog ba ang kanyang utak kaka-twerk sa TikTok? Diba? Dito natin alamin. So atin agad sinumulan, sinabi niya rito na history is like chismis. It is filtered and dagdag na rin. So, hindi natin alam what is the real history. Andoon na yung idea, pero may mga bias talaga. As long as we're alive at may kanya-kanyang opinion, I respect everyone's opinion. You don't have to respect everyone's opinion, Ella. Pero naiintindihan ko, lahat tayo nasa social media. Maraming nagagalit sa comment section, ganun talaga. Pero okay lang yon, hindi mo kailangan maging kaibigan lahat. At sinagot dito ni Ambet Ocampo, isang historia naman, don't confuse history and chismis. History may have bias but is based on fact, not opinion. Real history is about truth, not lies, not fiction. Una-una, ano ba ang history, di ba? Wala, meron ba talagang tunay na history at maalalaman ba natin to? Simula pa noon, nung panahon, mga una-una mga historiadors, simula pa kay Herodotus, ang pinakaunang historian, pumunta sa iba't ibang parte ng Greece at nag-document. Lahat ng mga historian, syempre may kanya-kanya mga bias yan. Pero para mag-isa kang magaling na historian, dapat hindi ka bias. Dapat nakukuha niyo mga impormasyon, i-verify mo muna. For example, may nakita kang dumaan sa harap mo, may hawak-hawak na kutsilyo at merong nasa sahig. Instantly, ang iyong reaksyon ay pinatay nung may hawak na yon. Pero dahil hindi mo pa alam, gumawa ka na agad ng opinion, unverified na reaction na pinatay nung may hawak ng kutsilyo, yun nasa sahig. Tapos may lalapit sa yung journalist at yung sasabihin mo ay yung iyong at ang masasabi mo ay yung unverified pang opinion sa mga naganap na hindi mo kasalanan, pero mapupunta dun sa police o dun sa journalist yung responsibilidad para siguraduhin na yung sinabi mo ay tama talaga. Pero hindi natin alam, ang totoo na yun pala nangyari ay kinuha niya yun, kinuha niya yung kutsilyo na yun, isang taong sumaksak pa sa kanyang kaibigan. So hindi natin malalaman yan. Ngayon, anong kailangan mo para ma-verify ang nangyaring to? Sa mga tao sa paligid na hindi lang ikaw, kailangan mo tanoy, ano nakita mo? Meron ba mas nauna sa akin sa mga pangyayaring yun? Sabihin naman ng isang nakita ko nga, may isa pang nakaitim na lalaki dyan, sinaksak niya bago siya, ganun ba? Sabihin ka na naman kakausap, nakita ko doon kanina, nakita ko may hawak ng kutsilyo yung babae. Tapos magtatanong ka, gagawa ka ng survey. Yun ang buhay ng isang tunay na journalist, hindi lang vlogger, hindi lang YouTuber tulad namin. Diba? May mga mas malalim ang pinag-aralan ng mga journalist dahil ginusto ko rin maging journalist noon. Second choice ko ang journalism pero mas pinili ko ang kurso ko ngayon. Pero alam ko dahil nga papasok ko doon na hindi lang birong klaseng kurso at mahirap talaga magkalap na impormasyon na hindi ka bias. At doon lalabas ang magaling na journalist. Ngayon, wala nakakalap sa tunay na history. Ang pwede lang natin magawa sa scientificong paraan ay maging pinakamalapit na our best guess, ang ating pinakamagandang hula sa history. Dahil lalabas na naman dyan ang mga palasiya na wala ka naman dun eh! Hindi ka naman ganun eh! Hindi pwede yun! Kasi kung ganun lang ang ating tingin sa lahat na nangyari sa history, lahat ay madaling palitan. Lahat ay walang bearing. Wala kang pinaniniwalaan. Nagiging parang ka lang conspiracist. At mahirap yung ganun dahil wala kang pinaniniwalaan kundi sarili mo na madali lang din i-taint ng iba't ibang mga bias at iba't ibang mga unverified na data. Dahil panahon ngayon na internet, kahit sino pwede mag-feeling journalist pag nakapag-scroll lang sila ilang minuto, ilang oras sa internet. Kung follow ka ng page na pro ng ganitong administrasyon o pumasok isang group na ganitong pro, isang beses mo lang panoorin yan, ikaw ay mapafunnel down sa data ng Facebook. Ito may link to sa mga ganitong klaseng videos tungkol sa ganitong klaseng kandidato, ganitong klaseng presidente. Puro ganun lang ibigay mo, puro mga pro lang. Dahil yan yung mga nilalike niya, dyan siya nagko-comment. Wow, galing talaga ni ganitong presidente. Wow, galing talaga ni ganito. Paulit-ulit mo yung gawin, isang buwan, isang taon, nabibrainwash ka na tuloy sa sarili mong bubble. Ngayon, bago natin ipagpatuloy, daanan muna natin syempre yung mga memes. Kailangan yan ang nagpapasaya sa akin dahil sa nagyaring to. Galing kay Julius. Hola Bells, so may kwento a kiss. Gora Bells ang lola niya sa Nini Stop para mag-baila mes lo ng mga nyogi. Kailangan ko mag-breakfast lo, diba? Siyempre, sayla ko yung mga nyogi. Mm-hmm. Tanad, talaga history memes.
ate. Hindi ko siya jojowain. Goyo! Aasawahin. Alam na lahat ng history ng mga babae. Siya ang talagang husband material. Iniiwang luhaan. Siya ang kahit husband. Kahit ano, account siya pa yan. Siya ang pinaka nasa taas ng lahat ang nilagay mo. Ate, hindi... Tunahan, history ko yung sinet. Itay na binandaw sa mga... Himayin pa natin ano yung ibig sabihin ng chismis. Hindi itong klase. Chismis. Baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything. Ano ba? Okay, sunod. Sa'yo, mahirap talaga malaman ang history. Pag sa Facebook ka lang tumitingin ang iyong mga sources at TikTok, hindi ko sinasabing walang katotohanan doon, pero huwag nyo hayaang ang sarili nyo malunod doon. Hindi ganyan. Kasi ito ay mga estudyante. Ako na may kita kasaysayan. Pero kung iisipin mo naman, lahat na nangyayari sa simula sa history ay chismis. Pero para maging history ka, marami kang kailangan daan ng peer review. Kanina si Ambet Ocampo, para lumabas isang publication yan, tumadaan niya sa isang peer review process. Siyempre, sabay-sabay gumagawa ang mga, for example, ang mga historia. Sabay-sabay gumagawa ng kanya-kanya mga koleksyon, kanya-kanya mga pag-verify at pag-gather na information at ng data. Iba-ibang panahon yan. Ngayon, pag natapos na kayo nagpadala, titignan niya ng iba't-iba mga peer reviews mo. Hindi nila ito double-check. Ia-align nila yung sa sarili nilang data. Para, ang nakita mo ba dito na kulay ng mansanas ay pula? Ano kuha ko dito? Dilaw. So, ito kinahanan yung isa pa. I-check ko pa sa iba kong peer review friends kung tama. Ay, sabi nung isa kong pula daw. So, siguro pula nga yung tama doon. Diba? So, yung back and forth yun, hanggang dumami na dumami web, diba? Na iba't iba mga koneksyon, na ano yung katotohanan, sa iba't iba mga accounts. Kailan ko to sinabi sa simula, diba? Sabihin naman nung isang nakita ko nga. May iba-iba kayong reference. Na hindi lang dahil pareho kayo ng grupo o pareho kayo ng pananaw sa isang politiko o isang kulay dito sa Pilipinas. Iba-iba ang kulay ng matawat natin, 'di ba? Hindi lang blue, hindi lang red, hindi lang yellow, hindi lang white. Parang ganito rin 'yo. Kita mo iba-iba rin ang pangalan. Hindi Diyos si Ambet Ocampo. Hindi niya alam lahat 'yan. Kaya siya magtatanong kila Teodoro, kila Xiao Chua, 'di ba? Mga iba pang kilala sa larangan ng history ng Pilipinas. Hindi 'yung ganun kadali. What if ang rason kaya pumunta ng Pilipinas kasi apam siya? Ay, geez, misinage itay! Mayroon mga magkukot sa comment section sa sabi, what is history but a fable agreed upon? Napoleon Bonaparte. History is written by the victors. Hindi naman sinabi ni Winston Churchill, pero sasabihin nila yon. May tama doon. History is written by the victors. Pero may mga times na hindi rin nangyayari yun, na ang nagsusulat ay yung mga talunan. Example, si Alexander the Great na pumunta sa buong India. Sinasabi na napakaganda ng kanyang pagkapanalo doon. Pero hindi nila na alam na sa mga Indian, sa mga nung pumunta siya doon, malaking parte ng kanyang army na hindi BTS, ang namatay, na hindi kinaya yung maraming nagkasakit, maraming nag-rebel sa kanya. Pero syempre, kung ikaw si Alexander the Great, ayaw mo na dumating yun sa kampo mo sa Macedon. Kasi nga, diba, isa kang kilalang hari, at ayaw mo ipaparinig yun. Kasi masisira ang tiwala nila sa'yo, masisira ang moral. Pinakita dun sa documentation na nanalo si Alexander, na isang malaking triumph yung pagpunta niya ng India, kahit natalo naman siya doon, diba, na fail yung invasion niya. Kasi kasi hanggang dito, papunta doon ang aming nakuha. Pa dito yung kay Julius Caesar na pinagtataga 21 times ba? 23 times? Nakalimutan ko na. Pinakita dito na isang tyrant si Caesar. Pero di natin alam yung konteksto kung bakit may ganun nangyari, di ba? Kasi napuputol yung kanilang society no? Sa mga optimates at populares, di ba? Mga optimates yung mga elites, mga populares naman para sa masa. Yung mga historians under Roman rule, na si Cassius Dio at Plutarch. At si Plutarch naman ay nanggaling sa Optimates class. Optimates. Ay nagsimula naman sa Optimates class. Two clear social hierarchies ang naghahati sa room, no? Kaya favorable. Kasi kempe, favorable sa kanila yun kung mamamatay siya. Dito naman pinapakita na hindi kung sino nanalo, kung sino nag-document. Pero pagtagal-tagal, lalabas din ang katotohanan. Dahan-dahan yan, magsisilabasin yan, at magpe-prevail lagi ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, hindi mo kailangan ng malaking makinarya para maipalaganap to. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero ang pagsisinungaling, ang pagre-revise ng history, ang pagpapalit ng mga dokumento, kinakailangan mo ng malaking pera dyan. Kinakailangan mo ng malaking makinarya ng mga tao, ng mga social media influencers sa day and age ngayon, para magawa yun. So, dulo ng araw, tama si Ella. Ang history ay chismis. Hindi like, ang tawag dyan ay whistle words in journalism.
yung mga mismong nag-document ay hindi na sigurado sa kanyang sinabi, di ba? Parang nasunog yung bahay. Parang nagsunog ng bahay si X, di ba? O si Y. Hindi ka pa sure, pero at least sinasabi mo doon sa nakakabasa na hindi ka rin sure sa sinabi mo. Ang history ay facts na mayroong chismis. Okay, mas magandang makinig. Kasi bago yung mga chismis na yan, ma-verify mo yan bago maging parte ng history. At pwede mong balikan ng history. Hindi naman porque tayo isulat na history, tapos na eh. Kasi doon lalakas ng lalakas sa history na yan. Wait lang, meron naman nakita ebidensya para sabihin na mali itong history ito. Pak! Eh hindi niya na ibaliktad yung history na yun. Matibay pa rin ebidensya na natalo niya yun. Daan na naman ng ilang taon, daan na naman ilang dekada. May magpapatuloy ng pak! Ah, hindi pa rin. O, patigas na ang patigas sa history. Hanggang maging totoo siya. Kung kaya palitan yung history niya, mahina yung history niya. Habang may pumapasok dyan, masihina nang ihina ang substansya ng history na yun. So, ayun, doon tatapos nyo. Ako nga pala si Marites ngayon. Gusto ba mag-ito, like, share sa mga historiador nyo. Press away, subscribe. Paano mamalam. Shoo!